Hi guys, welcome back to my channel. Kung ngayon tayo nakita, ako nga pala si Alvin Galamay, isang OFW dito sa Singapore. At sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung magkano ba talaga ang puhunan o kapital sa pagtatanim ng dragon fruit. Kaya, kung di ka pa mag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. So without further ado, let's begin. So guys, simple lang naman ang paggawa natin ng kapital. Ito ay ang material cost at ang labor cost. Unahin na muna natin ang material cost. Ang material cost na aking ginawa ay base po ito sa aming 500 na poste ng dragon fruit. So ang unang materials nating alamin ay ang paggawa ng konkretong poste. Baka po yung iba sa inyo ay nagtatanong kung pwede bang gamitin ang kawayan o kahoy bilang poste ng dragon fruit. Ang sagot po ay pwede po itong gamitin. Kaya lang hindi po ito advisable na gamitin dahil ang buhay ng dragon fruit ay umaabot ng 25 years pataas, depende ito sa inyong pag-aalaga. Kaya kung gagamit ka ng kahoy o kawayan ay madali itong mabulok o masira. Umaabot lang ito ng 3 years to 5 years, magpapalit ka na naman ulit ng poste ng dragon fruit. Sa paggawa ng konkretong poste, ang una nating kailangan ay ang bakal o yung 10mm rebar. Madali lang guys ang pag-compute ng rebar. Halimbawa, ang balak nyong gawing poste ay 500 pieces. So, hatiin nyo lang yung quantity ng poste at yun ang magiging quantity ng rebar. So, 500 pieces na poste divided by 2 equals to 250 pieces ng rebar. Ang sukat o haba ng rebar at ng poste ay mapapanood nyo sa aking unang video. Siya nga pala guys, yung mga presyo ng materialis ay depende po sa inyong lugar. So, iba-iba po ang presyo. Ang susunod na materialis ay ang semento. So, kailangan natin ng 48 na bags. Kailangan din natin ng 4 cubic meter na buhangin at 8 cubic meter na graba. Kailangan din natin ng hulmahan at gagamitan natin ito ng 2x4 na timber at dimedyang plywood. Ang panghuli ay ang GI wire, ito naman po ay panali natin sa rebar. So ayan guys yung material sa paggawa ng konkretong poste. At ito ay nagkakahalaga ng 72,640 pesos. Ang kasunod na kailangan natin ay ang organic fertilizer o yung tinatawag na vermicast. Nilalagyan namin ng 1 kilong fertilizer ang kada poste. Sa isang bag ng fertilizer ay 25 kilos. So, kailangan natin ng 20 bags na fertilizer times 300 pesos per bag. Ang kasunod ay stems or cuttings. So, sa 500 na poste, ang kailangan nating cuttings ay 2,000 pieces. Bali, 4 pieces na cuttings bawat poste. Ang price ng cuttings ay depende sa variety na inyong gustong itanim. At depende rin ito sa inyong lugar. Merong nagbebenta ng 70 pesos per cuttings, 100 pesos, at umabot pa ng 1,000 pesos pataas. Itong sa amin, ang bili namin dati ay 100 pesos per cutting. Plus yung shipping cost na 20,000 pesos. Ang huling materials ay ang rubber o yung gulong. Ang aming bili dati ay 10 pesos per piece. So kailangan natin ng 500 pieces. So ang total material cost natin ay 303,640 pesos. Sa labor cost naman guys, ang ginawa ko ay lump sum na. Una ay ang fabrication ng concrete post. Kasunod ay ang paghukay ng lupa at pagtatayo ng poste. Kasunod ay ang pag-cultivate ng lupa at paglalagay ng fertilizer. Ang huli ay ang pagtatanim ng cutting. So ang total labor cost na aming nagastos ay umabot ng 60,000 pesos. So, ang total material cost natin ay 303,640 pesos plus yung ating labor cost na 60,000 pesos. Kaya ang total cost natin ay 363,640 pesos. Yan po ay hanggang sa maitanim lang po ang ating mga cuttings. Hindi pa po kasama dyan yung monthly expenses at tools and equipment na kakailanganin. So ayan guys, kung may question kayo ay mag-comment lang below. At kung may natuturo kayo ay huwag kakalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa aking susunod na video. Bye guys!